Sisirain lang naman natin ang buhay ng kubang yan. Eh, buhay pala ng kubang sisirain nyo eh. Ba't ako yung pinadampot nyo? At pwede ba? Ibalikin nyo yung mukha ko. Pwede ba manahimik ka na muna, Veronica? Please, ibalikin nyo yung mukha ko. Oh, sige na, ibalik nyo na yung mukha na yung Veronica. Oh, taga muna, Martin. Akala ko ba itutuloy yung plano? Eh, wala natin yung magagawa. Eh, pasok na namin siya dyan. Eh, para yung microwave ngayon, eh, kasalukuyang naluluto na yung mukha niya. Ano? Mukha ko? Bakit, Dad? Daddy, bakit? Pwede ba manahimik ka muna, Veronica? Hindi, hindi ako mananahimik. Bakit ako kailangan mag-uusap kung buhay ng kuba yung sisirain natin? Eh, di ba dapat inaasikaso nyo siya? Kasi sa pagbabagong anyo niya, di ba, Dad? Ano ba? Oo nga, kasama nga yun sa mga plano namin. Pero kailangan ko na munang unahin yung pagdala sa'yo dito para maumpisa na namin ang kailangan namin gawin. Ano kailangan gawin? Isipin mo na lang, ha, na imi-makeover ka namin. Makeover? Kayo yung mag-makeover sa akin? Pwede naman ako magpasalon. Ba't pa kayo? Ang mapangit-pangit nyo eh. Veronica, pwede ba manahimik ka na muna dyan? Sumunod ka na lang sa lahat ng iuutos ko. At sigurado akong hindi ka magsisisi. Sa ngayon, eh meron akong kailangan ipagawa dito sa dalawang. Oh, Martina, ano may utos mo sa amin? Bakit? May reklamo ka? Ah, hindi. Excited nga kami. Wala na kami masyadong ginagawa. Ano ba yan? Sundan nyo ang bawat galaw ni Bernadette. Alamin nyo kung ano ang susi ng pagbabagong anyo niya. Dahil dyan natin masisiguro ang tagumpay ng susunod nating hakbang. Mrs. De Vera, ano po bang masasabi niyo tungkol sa kaguluhang nangyari dito? Hindi pa rin namin, hindi namin malaman, hindi kami makapaniwala sa mga nangyari. Basta't may mga dumating dito, sumugod na nagliliparan ng mga nilalang. Hindi namin maintindihan eh. Nagliliparan? Oo, basta para silang mga paniki, pero mga taong paniki. Meron pa bang ganyan sa panahon ngayon? O baka gimmick lang yun para makakuha kayo ng atensyon? Unang-una, hindi ko kailangan gumimik para magtagumpay sa negosyo. Pangalawa, tingnan nyo nga yung mga taong nakahandusay dyan. Yung mga nasugatan. Sa tingin nyo ba, gimmick yan? Totoo po bang nawawala rin po ang mga anak ninyo? Oo, yung anak namin ni Ate Lucia, si Veronica, tsaka si Bernadette. Eh, hindi namin alam kung nawala sila o kinuha sila ng mga taong paniki eh. Gusto ko na rin humanawagan kung sino man ho sa inyo nakakita po sa mga anak namin, kay Bernadette o kay Veronica. Parang awa nyo na lang ho. Ipagbigay alam nyo po sa amin. Maraming salamat po. Honey, don't worry. She's someplace. We'll find her. I'm so afraid, Clark. What if they took her to a dark place? What if those creatures are doing something evil or... Shh. Have a little faith in God. He won't let anything happen to her. Where is she? Where's my daughter? Clark, I've lost her once. I don't want to lose her again. You're not gonna lose her again, okay? You're not gonna lose her. Imang, sana muli na kitang makita. Hindi ako magsasawang tumayo dito kahit araw-araw. Makita ka lang muli. Sana makita na kitang muli. Oh, nakausap mo na ba ang Mami Lucia mo? Oho. Oh, sobrang nag-aalala ko nga sila eh. Talaga? Eh, kamusta naman sa mansyon? Natuloy ba ang pagsugod ng mga ik-ik? Naku, hindi na ho. Tahimik na sa bahay. Kaya lang,
Ang nakakapagtaka lang ho, eh si Veronica naman ho ang nawawala. Eh hindi kaya siya ang kinuha? Ay nako, malamang sa sama ng ugali nun. Ay nako, I'm sure nagse-celebrate nga ng mga ik-ik. Parang family reunion, ang saya-saya nila. Teka, teka, ano ka mo? Si Veronica ngayon ang nawawala. Oo. Ay, siguro si Veronica ay napagkamalang ikaw. Alam mong imposible yon, Clara. Hindi ganun magkakamali ang mga ik-ik. Pero kung si Veronica ang nawawala, hindi kaya siya talaga ang sadya ng mga ik-ik.